Samantala kaming ang mga bata, ang pag-asa ng ating bayan, isang espesyal na pagtatanghal ang handog namin para sa kanila. Ako pong inyong kapuso, Jessica Soho, ngayong gabi. At ang mga pambatang palabas katulad ng Batibot noon, meron pa bang kinabukasan? Marami sa mga kasalukuyang henerasyon lumaki sa pambatang programa noon, ang Batibot, pantapat natin sa Sesame Street ng Amerika. Sabi noon, babalik agad ang Batibot, pero nawala ito at hindi na muling nagbalik pa. Katulad din ng iba pang mga pambatang palabas. Meron nga ba silang tsansa sa Pilipinas? Sa lahat ng mga programang ito, namumukot-tangi ang Batibot. Pagmulat ng mata, langit na tatawa sa Batibot. Sa Batibot tayo nang magpunta, tuklasin sa Batibot. Ang tuwa, ang saya. Karamihan nga sa henerasyon ngayon, batang Batibot. Pagmulat ng mata, sa Batibot, sa Batibot. May natatanda pa kayong karakter? Si Kuya Boji. Tito Machin. Pompado. Sa Batibot and the Bands. Si Teacher Fenny, naging head researcher at producer ng Batibot. So mulat sa pool, ang Batibot gusto niyang una aliwin at turuan ang bata sa pamamaraang kagiliw-giliw. Yung hindi niya pakiramdam na nasa eskwela siya o tinuturuan siya. Ay, naku. Tum, tum, tum. Alim, alim, alim na iba. Isipin ko alim ang na iba. Batibot ang kauna-unahang programa sa Philippine Television na gumamit ng mascot bilang mga pangunahing tauhan. Katulad ni na Pong Pagong at Kiko Matching na hango sa kwento ni Jose Rizal na ang Pagong at Matching. Na iba. Sa sobrang tamis nitong rambutan eh, nilalanggam na po, tingnan niyo po. Magandang araw mga bata, ako nga pala si Kiko Matching. Tinapang-bangos, tinapang-bangos, masarap at tinapang-bangos. Siyempre, masaya ako dahil unang-una sa lahat, pinangarap kong marinig ang boses ko sa Batibot. At naging part ako ng history. Dahil ang Batibot lang ang tanging children's show na tumanim sa isipan ng maraming bata. Gusto niya? Nilikha rin ang Batibot sina Ningning at Gingging. Ang galing ng kwento! At si Manang Bola. Pilog, huwag tutulog-tulog. Sabihin ngayon din sa akin ang sagot. Ba, baby, bobo. Oy, Perlas, abay gumising ka. Hanggang ngayon eh, natutulog ka pa. Si Rose ang tinig sa likod ni Manang Bola. Lagi siya nagagalit kay Crystal dahil nga, ano ka ba naman, Perlas na Bilog? Aba, abay kanina pa ako nagtatanong sa'yo, hindi mo ako pinapansin. Nagagalit ka ba sa akin? Oh, ganyan. Pero sino ang hindi makakaalala sa mga original nating ate at kuya, sina Kuya Boji. Nandiyan na pala kayo. At si Ate Shena. Ngayon, patuloy pa rin lumalabas si Kuya Boji sa teatro at sa telebisyon. Magpahanggang ngayon, Kuya Boji pa rin daw ang tawag sa kanya ng mga tao. Yun naman yung gratifying doon. That I'm very grateful. Dahil nga, we were part of their growing up years. They keep reminding me that I was telling them stories every morning. And, yun, masarap. Pakiramdam. Opo, bakit mo kayat ang nagmumukmuka? Hindi naging madali para kay Ate Shena nagampanan ang kanyang role. Klase talaga si Sultan Manalaksan kung magregalo, no? Kumpleto. Ngayon, production director na siya ng PBA o ng Philippine Basketball Association. Kung nasan ako ngayon, kung lahat ng natutunan ko sa Batibot, yun yung naging guide ko. Natutunan ko habang ginagawa ko yung palabas ko at natutunan ko sa lahat ng mga kasama ko. Tulad ng hangin. Hindi lang mga tauhan ng Batibot ang naging bahagi ng programa.
kamusta ka na po? Pati na sina Regine Velasquez. Tara! Ako nga po. May magkasama tayo pagkatapos ngayon, hindi mo na ako kaagad kakilala. Ang mga batang si John Santos tumulong sa kanilang mga magulang sa paghahanap ng pagkain. Isang mahalagang paglilingkod syempre, ang inyong abang lingkod. Kakapanayamin ko si Ginang Polyplastic di Matunaw. Pasensya ka na sa akin, Jessica Soho. Talaga lamang hindi ko mapigilan ang aking sarili. Naku, teka mo muna, Aling Polly. Wag mo muna kayong umiyak. Sabihin mo muna nyo sa ating mga manunood ang inyong problema. Nasa harap po tayo ng kamera. Pero ako, wala akong... Si Cocoy Jimenez, ang direktor ng Batibot. Ibinahagi niya sa amin ang ilang mga sikreto ng programa. Titingnan mo si Pong kung fan kayo ng Batibot. Mapapansin niyo, hindi ko magana ang kanang kamay ni Pong. Ang ulo ni Pong, kamay niya, kanang kamay niya. Ang kaliwang kamay ni Pong, kaliwang kamay niya. Tapos nakakulog siya doon sa loob, may maliit lang siyang TV wireless na monitor sa loob. Doon siya nakakita, no? Humakot din ang Batibot ng mga parangal at pagkilala sa loob at labas ng Pilipinas. Regines ang Oscars ng Children's Television, oldest festival in the world. Ngunit sabi nga nila, lahat ng magagandang bagay may hangganan. Pagkatapos ng 18 taon ng paghahatid ng Saya at Tuwa noong 2001, tuluyan ang namaalam sa ere ang Batibot. At dito nagtatapos ang... Mom, what was the final straw that made you decide na, we will have to fold up the show? Budget at saka lack of merchandising support. Pag hindi mo pre-promote through merchandising plugs, kahit nandun ang programa, kahit alam mo na napapanood. Pangalawa, sasabihin ko na rin na ang gobyerno may pagkukulang in general. Kasi lahat ng bansa na umunlad ang children's television programs, merong state support. Hali ito si Pong Pagong. Pero ang mga tumangkilik nito, nanatiling batang Batibot. Katulad na lamang ni Mary Grace, 30 anyos. Itinatago pa rin niya ang kanyang mga Batibot memorabilia. Mula stuffed toys, lumang t-shirt, bags, VHS copies, lahat kompleto siya. Ito matching at ito naman po si Pong Pagong. Ipinakilala pa niya sa kanyang mga anak kung sino sina Kiko Matching at Pong Pagong. Kasi karamihan niya yung mga cartoons na sa mga Korean novela. Ay, namimiss ko. Kasi gusto ko yung napanood ko, mapanood din nila. Pero hahayaan ba namin sa mga stuffed toys na lang na ito magkakasyang pamilya ni Mary Grace sa mga alaala niya ng Batibot? Kumusta na? Sa isang pambihirang pagkakataon, magkakaroon ng Batibot reunion. Sample naman ang signature lines. Ako ay kapitbahay, kapitbahay nyo. Laging handang tumulong sa inyo. Mabata ang buhay ko natin ngayon. Oo, sa nagsasalitang si Pilio o something. Pero nahihiya na ako dito. Hindi kaya. Handa na ba kayo mga bata? Ang susunod nating kwento ay tungkol sa hari at sa higante. Bako, dula ang Batibot na. Dali, makinig kayo. Perlas na binog, huwag tutulog-tulog. Sabihin agad sa akin ang sagot. Ba, baby, bobo. Oy, Perlas, sabi gumising ka na. Tanghali na. Si Mr. Tingaling, but I don't really remember what it was. Pero I do remember a song. Mano po, Lola. Mano po, Lola. Ang signature ni Kiko kasi naalala ko, pagpapasok siya galing sa ilalim ng box niya, parang... Mga bata! Yung mga ganun-ganun, pero masakit pala lang. May papakilala kami, sobra siyang fan ng Batibot. Siya si Mary Grace. Dala-dala niya yung mga memorabilia. Kung
ibabalik nga lang sana ang mga masasayang yugto ng ating kabataan, pati na ang mga karakter na kinalakhan natin, na hindi lang nang aliw at nagpasaya sa atin, kundi higit sa lahat, nagbigay sa atin ng mahalaga at mabubuting aral.